na tayo sa bahay at ang galing, may butas na yung mga pader natin kasi dyan yan ilalagay. So ayun yung purpose pala ng bakal. So winelding na nila yung mga bakal, pinagdikit-dikit na para ipasok na lang sa mga butas. Ang galing. Bakit tatlo lang dito? Ah, ito. So kailangan gawin mo na yung hagdan ulit. Para tayo pang tumular na, tapos na sabi. Ginigiba na yung lababo natin dahil dyan ilalagay yung unang hakbang at yung platform ng hagdanan natin. So ayan, si Kuya Elias ang gumigiba. Gustong tumulong ni Papa sa paggiba ng mga lababo, ng mga simento. Kaso ayaw nila patulungin si Papa dahil daw matanda na si Papa. Ayaw nilang patulungin si Archie magpukpok dyan dahil baka lang daw mag-cause ng aksidente. So si Kuya Elias na ang nagpupukpok at nagigiba ng ating lababo. So ayan na po yung finished product ng ating paggiba ng lababo. Oh, wala na siya. Pero ililipat naman yung lababo doon sa likod. So lover na. So ayan, ngayon nagsusukat naman si Kuya para doon sa mga hakbang ng hagdanan natin. So ayan yung mga sukat ng baitang ng bawat hagdanan papunta dyan sa lababo. So ayan, ngayon naman ay wini-welding naman ni Kuya yung mga bakal na ipapasok natin para sa ating second floor. Ayan, medyo nakakatakot siya kaya medyo distansya tayo mga join. So ayan naman, si Kuya ang ginagawa naman niya is binubutasan niya na yung pader para sa papasukan ng ating mga bakal para sa ating second floor. Medyo dapat distansya dyan kasi maalikabok talaga sobra mga Jai. So ayan yung update natin today mga Jai. So ngayon may hagdan na tayo kasi drawing pa lang. So ngayon sinukatan na nila. Ayan, lumitali pa. So ayan, sinukatan na nila. Sabi nila, hanggang dito ba yung hagdan? Hindi dito yata. At sumula dito, hanggang dito. And I mean, or ito. Sa taas yung hagdan, baka hanggang doon. Hanggang dyan, hanggang dyan. Hanggang dyan na. Pero maganda na kanda. So ayan, hanggang ganito yung hagdan daw. So napapalusin na, giliba na yung dito natin. Ang giba na. Yung lababo, wala na yung lababo. So, I'm so excited. Yun ang ating first innovation at mayroon na kami chandelier. So ayan, bukas itong mga bakal na to. Itong mga bakal na winelding kanina is ikakabit na tomorrow ata. And bukas, gagawa na ata ng hagdan. So abangan natin ang ating hagdan, yung ating pamalakas ng hagdan. So I'm so excited mga Zai. And again, thank you so much and I love you all. Magkaka-second floor na kami. Ang ganda. Mukhang maganda. Huwag na natin tanggalin yung bubong. So ayan, magkaka-second floor na kami. Mabigat yan. Mabigat yan. Ito ba ito? Ayan, ito. Mukulong. Ayan, so paletong piling ito. So yung ikakabit papunta dito, tsaka papunta dito para siya yung magiging foundation ng ating ilalagay na second floor. So sabi daw ng mga gumawa, matibay daw yun. At sabi ni Papa, matibay daw yun. Pag ganito daw yung second floor. Kailangan na din gawin yung hagdan kasi para mas madali nilang iangat kasi para may patungan na and magkaroon ng alalay sa taas. Ang maganda dito is meron na kaming master bed. At yung kama namin. Makikita nyo na yung layout niyan pag nakabit na tomorrow. So yun yung update natin ngayon. Sobrang daming ganap today, di ba? So, renovation and renovation na Zai. And I'm so excited. And kanina, pumunta ko sa kabilang bahay kasi si Bebang and Jobin is nagpapahanap din sa akin ng bahay. So, tutulungan natin sila and may nakita na ako dun sa kabila. I-recommend ko sa kanila yun mamaya. So, dun na tayo sa BNT House magko-closing. So, kita-kita tayo sa BNT House later. So, ayan ngayon, nandito na tayo sa bahay. Yes. At ayun na po yung update natin. So, nakakaroon na tayo dun ng
ano, second abang floor. Para sa hagdan and sa second floor. So, ayan, nandito tayo kasi kanina is pumunta kami doon sa isa malapit sa bahay namin. At isa si Bebang sa mga todong naghahanap ng bahay ngayon. True. So, siya yung bar naisip ko, una ko naisip para ipakita tong bahay na to. So, eto siya. So, ayun, Bebang, ready ka na ba? Yes. So, kinakabahan din ako kasi meron din nagko-comment sa video ko kasi kaka-upload ko lang eh. Bakit daw inuna ko pa yung cellphone kaysa sa bahay? Eh, sabi ko naman, may ipon ako para sa bahay. Uh-oh. So, hindi ko pa kasi napapublic sa inyo na inagahanap talaga ako na bahay for my family dahil nagpapatulong pa lang ako sa mga bakla. Dahil wala akong ka-idea sa mga baler, mga mima. True. Kaya, si Aye, sabi niya, may isang bakante daw doon. And syempre, kung pasok naman sa budget natin, why not? At least, magkakalapit na kami ng bahay. At saka alam nyo, yung mga pagbili-bili ni Bebang ng cellphone is kailangan niya talaga yan sa YouTube kasi doon siya nag-edit, true. Yun yung ginagamit niyang camera. So, para tong investment. Investment talaga, malaki investment. So, eto Bebang, yung nakita naming bahay. Parang katulad na katulad lang din sa amin. Halo, ang ganda! Yan. At ang dumi ng kukuko dyan. So, ayan, Bebang. Ang ganda, B. Oo. Malapit lang yan talaga sa inyo. Oo, malapit lang to sa amin. And anong chika? How much daw? Hindi pa namin napag-uusapan yung price kasi gusto ko kung ikaw yung pumunta. Ago. So, ito ang siya. Ganda, ang laki niya. Ang laki pa ng labas. Parang katulad lang din kala Aye. Oo, ayan siya. Ayan niya itsura. So, pwede ko din siya lagyan ng second floor in case yan yung bibiliin ko, di ba? Yes, pwede mga Joy. May CR na siya. So, ayan ang laki pa ng likod. Ayan yung likod. O, ang laba ng likod. So, ayan yung isang bahay na bakante pinakita doon sa akin. And sabi ko kasi, may isang akong kagrupo na naghahanap din ng bahay, which is si Bebang. Pero naganda na ko, ah. Sa picture pa lang nakita ko, maganda na. What if sa personal pa? And mararamdaman mo naman yun eh. Pag tumingin ka ng bahay, tas magaan sa loob mo. Kasi may ibang pakiramdam na, ay, hindi ko ito bibilin kasi iba yung pakiramdam sa bahay na ito. Mabigat. Oo, may mga ganun tayong eksena. Alam nyo ba na bago ko nabili yung bahay na yan kay tita, ang dami kong bahay na napuntahan na parang alam nyo ang bigat. Oo, na parang parang alam mo ang negative agad nang papasok sa isip mo. Pero ganun. Nung pinakita sa akin ni tita tong bahay na to, sabi ko talaga, alam kong magugustuhan nila mama at papa to. Mm. So, yun na yung pinili ko. Ayun, Bebang, open lang naman kami ng mga bakla. Mm. Kami nila Limsy, nila Jovan, nila Andrew. Lahat kami na nandito is open lang para magtulungan sa paghahanap ng mga bahay. And si Bebang, isa siya sa mga sobrang naghahanap na ng bahay ngayon dahil nga malapit na madimoli. And nabayaran na yung bahay namin. Oo, isa sila sa BNT, si Bebang ang isa sa mga, si Bebang pa lang ang nababayaran. Oo. Sa bahay. So may tendency na mauna na kayo dyan. Diba? Matanggal na kami kahit. Oo, dyan. Diba? So si Bebang, as much as possible, nagre-ready na. Mahirap yung ano, na-demolis na kami tapos walang matitira yung parents. Yes, pinapaspas na namin ng bonggang-bongga yung paghanap sa bahay para kay Bebang kasi nga yun nga ang hirap pag wala kang malilipatan daw, di ba? Pwede ka naman sa amin muna. Sa likod niya sa mga manok. May mga manok. Kasi naman kami doon, tatlo lang naman kami, apat. Hindi, makakahanap yan si Bebang. Hello. God will provide. Think positive. Ano naman natin, Bebang, hindi naman tayo paunahan eh. True. Sa amin po, hindi po kami nagpapaunahan kung sino unang magkakaroon ng bahay, kung sino unang magiging successful. Sana po itigil natin yung pagko-compare, lalo na po sa amin na ala, buti pa si ganito. Sa ganito, may ganyan na. Oo, ikaw, hindi po kami nagpapaunahan dito. Which is kung ano po yung achievement ng isa, achievement na po namin yun. Hindi kami, po nagpapaunahan. Hindi dito kami nagtatago sa bawat isa pag may mga achievements kami. Hindi kami nag-ano na, ay, may ganito na ako, ikaw wala pa. Wala, hindi. Tulungan po kami dito. Behind that cam, itong camera na to. Behind that, nagtutulungan po kami kung paano namin mapufulfill to. Ako, hindi lang ako yung nag ano ng bahay na to. Nakapagpundar din ako ng bahay dahil din sa kanila, di ba? Sa tulong nila Lindsay, sa tulong nila Jove, sa tulong and nila Andrew. And we make sure na sa bawat milestone ng bawat isa, saksi ang bawat. Oo, di ba? Tsaka iwasan natin yung pagkukumpara kasi ganun yung ibang tao eh. May hilig sila magkumpara tapos di naman nila alam kung ano talaga yung nangyari.
ang sakit kasi nun sa party natin na nakukumpara tayo, pero hindi nila alam na, ah, baka may ipo naman to, kaya hindi pa siya nakakapag-ano, ganyan. Ang sakit din kasi makumpara sa iba. Oo, share ka lang din. Nalulungkot din si Bebang. Kasi may mga times na, ano si Bebang na, ala, bakit si Bebang ganyan, wala pa. Kung alam niyo lang po kung gano'n nagpo-persige si Bebang, huwag po nating i-pressure si Bebang, di ba? Mabibili niya rin yung dream house niya. Mabibili lahat din tayo, natin yan, in Jesus' name. Yes, lahat tayo makakamit natin ang mga pangarap natin, mga tsay. Kung magtsatsaga tayo. Oo, huwag natin intindihin yung sasabihin ng mga ibang tao. Tama! Kung may pangarap ka, then pursue it. Hindi mo kailangan i-rush yung sarili mo. Hindi mo kailangan i-pressure. Hindi mo kailangan makipagkarera sa iba. Oo. Kung nakikita mo nagiging successful yung kaibigan mo, maging masaya ka, maging ma-inspired ka, pero huwag mong ipilit yung sarili mo sa bagay na hindi pa pwede, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong spotlight. Tatapat din sa atin ang ilaw, mga dad. At saka, ang pangit nun, ipipilit mo yung sarili mo sa isang bagay na alam mong hindi mo pa kaya. Yes. At nagdidesisyon ka lang basta-basta. Hindi namin to sinasabi, mga dad, para maging excuse na hindi bumili si Bebang ng bahay. Sinasabi namin to is para lang maging aware tayo na hindi to paunahan. Si Bebang may balak po talaga bumili ng bahay yan. At abangan nyo, dahil tinutulungan na namin si Bebang. Nagtutulong-tulong kaming lahat dito. Para abangan, lahat kami, may ma-provide niya. Yes, ang empty house tour ni Bebang, abangan nyo, malapit na po yan. And yun lang, mga Jai, spread love. Spread love. Spread positivity. Kasi it's 2021, ang daming negative ng 2020. So, mag-spread na tayo. Mag-spread na tayo ng positive. So, I love you all so much, mga Jai. So, sana nagustuhan mo yung inoffer. Yes, thank you. And excited ako makita ko siya sa personal. Yes. Sa tinong pumunta dun para naman makita ko talaga yung ano nung bahay. True! Diba? Tsaka, syempre, mararamdaman ko naman yun eh kung magugustuhan ko yung bahay o hindi. True. Pagpasok pa lang doon, iba yung impact sa akin, diba? Magpapahinga muna ako, Jai. So, yun lang yung update natin for today. I love you all so much. Bye! Bye!